Magandang gabi muli sa ating lahat mga tagasubaybay natin sa ating Friday Night Bible Study. Mayroon na tayong napakahabang paglalakbay na tayo po'y sumusunod at kasama ng ating Panginoon sa kanyang ministeryo. At ngayon po, narito tayo sa Mark chapter 12. Sa ating pagpapatuloy, ating pag-aralan ang verses 28 hanggang 34. Ito po'y pinamagatan kong dalawang utos, dalawang pagmamahal. Dalawang utos, dalawang pagmamahal. Yan yung basahin ko ang Mark chapter 12 verse 28 to 34. Ganito po ang sinasabi. Lumapit ang isa sa mga eskriba at narinig niya ang kanilang pagtatalo. At palibas ay nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila ay tinanong siya, alin ang pangunahing utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang pangunahin ay, pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang dakila sa mga ito. Sinabi sa kanya ng eskriba, tama ka, guro. Katotohanan ang sinabi mo na siya'y iisa at wala nang iba maliban sa kanya. At siya'y ibigin ng buong puso, buong pagkaunawa, buong lakas at ibigin ng kapwa niya na gaya ng kanyang sarili. Ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na sinusunog o sinunog at mga alay. Nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalinuhan, sinabi niya sa kanya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos noon, wala nang nangahas na magtanong pa sa kanya ng anuman. Ito ang salita ng Panginoon, tayo ay manalangin. O dakilang Diyos, banal kat makapangyarihan, tanging salita niyo lamang ang siya makapagbubukas ng aming puso upang unawain ito sa unawang espiritual at hindi sa laman. Tulungan niyo kami ngayong sandaling ito na maunawaan namin ang mga dakilang utos na iyo pong ipinag-uutos sa amin sapagkat alam namin, Panginoon, dito kami nabubuhay sapagkat ito ang iyong buong kalooban sa amin. Tulungan niyo kami na maipamuhay namin ito ayon sa biyaya at hindi po sa aming sariling lakas. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Nalam natin sa lingwaheng Griego, ang pag-ibig ay nasa apat na bahagi o apat na uri. Una ay ang eros. Ito po yung sexual love. Sabihin ito'y mahalay, hangad lamang nito ay makasarili at attraction nito ay sa katawan o sa anumang nakikitang nakakapag-desire sa kanya sa isang kapwa. At kalawa, ito ay ang phileo, ibig sabihin ito'y pag-ibig na magkakapatid tulad ng mga Kristiyano. Walang anumang kahalayan ito kundi pag-uunawa, ito ay pagmamalasakit. At ikatlo, ang storge. Ito ay ganoon din, pangunawa, ito'y pag-ibig pampamilya. At pang-apat ay agape. Ito po yung pag-ibig ng Diyos. At sa apat na ito, yung pag-ibig ng Diyos ang dapat kumontrol sa tatlong pag-ibig ng eros, ng phileo, at ng storge upang sa ganon malayo ang tao sa kasalanan. Now, dito po sa utos na ito ng Panginoon, dalawang utos, ay mayroon ding dalawang pagmamahal. Ito'y hindi maari nating maliwalain o ating mapasinungalingan. Nang dalawang katotohanan ito ay nasa banal na kasulatan. Kaya nga na sinabi sa 1 John 4:20, kung sinasabi ng sino man iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. So hindi imposibleng mawala ang dalawang katotohanan ito. Ang totoong pag-ibig sa Diyos ay naipapakita natin sa ating kapwa
ang pag-ibig natin sa kapwa. So ang pag-ibig natin sa kapwa ay hindi rin maaring walang pinagmulan. Ito ay nagmula sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sa katotohanan, ang tunay na nagtataglay ng pag-ibig na ito ay ang Kristiyano lamang. Sapagkat nung sila po ipanganak na muli, ang isang Kristiyano, sila binigyan ng bagong puso, binigyan ng bagong espiritu, at pinanalahanan ng espiritu ng anak na walang iba kundi si Kristo ang kanyang puso. Kaya sila po ay may totoong pag-ibig sa Diyos. Bagamat nariyan pa rin po sa laman, ngunit ito'y ipinamumuhay ayon sa panampalataya sa pag-ibig ng Diyos. So, maraming umaangking tao na sila'y umiibig sa Diyos. Ngunit makikita natin sa kanilang panlabas na kanyuan, panlabas na ugali at salita, ay sila po'y mayroong awayan, nagpapatayan, naglalamangan, nagsisinungalingan. Maraming masisirang buhay dahil sa tinatagong pait sa kanilang puso, galit. Ibig sabihin, wala po silang totoong bagong puso, sapagkat ang bagong puso ay nagtataglay po ng pag-ibig ng Diyos. So alam natin ang problemang ito ay laganap sa lahat ng tao. At maging sa mga mananampalataya, nangyayari ito sapagkat hindi niya naipamuhay ang pag-ibig ng Diyos, kundi namumuhay lamang siya sa tatlong klase ng pag-ibig, Eros, Phileo, at Storge. Dapat yung tatlong ito, bagamat hindi pa mawawala sa atin, kontrolado ng pag-ibig natin sa Diyos, na ito'y pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pananampalataya. So tignan natin ang dalawang utos na ito. Tinutukoy ko po rin yung pag-ibig ng Diyos, no? Yung bagong pagkatao. Sa bagong pagkatao, mayroon pong dalawang dakilang utos. At mayroon din pong dalawang dakilang pag-ibig. Now, ano po ang dalawang dakilang utos na ito? Ibigin ng Diyos at ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So tingnan natin, una, tayo ay inuutosan, ng una, na mahalin ang Diyos. Basahin natin Mark chapter 12 verse 28 to 30. Lumapit ang isa sa mga eskriba at narinig niya ang kanilang pagtatalo. At palibasay na lamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, alin ang pangunahing utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang pangunahin ay pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-isip mo at ng buong lakas mo. So makikita natin dito, mayroong isang eskriba na nakikinig sa mga pagtatalo ng mga tao laban kay Jesucristo at nakita niya na napakahusay ng mga paliwanag ng Panginoon tungkol sa kanilang mga katanungan. Kaya siya naman ay nahamong magtanong sa ating Panginoon. At ang sabi niya, alin ba ang pangunahing utos sa lahat? So sinagot ng Panginoon, ang pangunahin ay pakinggan mo Israel, ang Panginoon ay iisa. Ibigin mo ang Panginoon ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-isip mo at ng buong lakas mo. So mapapansin natin dito mga kapatid, na dito makikita natin na mayroon tayong mamahalin ang Diyos at kung paano siya mahalin. Unang-una, mahalin natin ang Diyos kung sino siya. Siya ay Panginoong Diyos natin. May likha ng langit at lupa, siya ay Panginoon na iisa. Yun ang dapat nating unawain sa pagmamahal natin sa Diyos. At pagdating po sa kaligtasan na dapat nating maunawaan, siya ang pumili sa atin bago palikhain ang sanlibutan. Iniibig niya tayo. Yung pag-ibig natin na tinanggap natin mula sa Diyos, ito'y nagmula sa kanya bago palikain ang sanlibutan, Ephesians 1:4. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Yung pong salitang ayon sa pagkapili, yan po ay sa ibang salin ayon sa pagkakatawag sa atin. No? Ayon sa pagkaka,
pili niya sa atin bago walikuin sa libutan, ibig sabihin ayon sa kanyang pagkakilala sa atin. Now, pagkakilala, ibig sabihin pag-ibig na kanyang ibinigay sa atin bago palikain ang mundo. At tayo'y kanyang itinalaga na maging banal at walang kapintasan. At mangyayari lamang yan kung tayo po ay maligtas kay Kristo na tayo maging kahawangis ng larawan ng kanyang anak. Kaya ang sinabi sa Romans 8:29, sapagkat ang mga nakilala niya, ibig sabihin yung mga pinili niya before the foundation of the world, nang una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid upang maging banal at walang kapintasan. So, sino ba ang Diyos? Yun ang dapat nating ibigin. Hindi tayo iibig sa anumang bato o anumang larawan, kundi ibigin natin ang Diyos ayon sa kanyang pagka-Diyos at ayon sa kanyang pagiging isang Diyos na siyang pumili sa atin, na siyang nagtalaga sa atin upang tayo maging katulad kay Kristo. So, ikalawa, mahalin mo ang Diyos ng lahat-lahat ng buhay mo. Ang sabi po rito sa verse 30, ibigin mo ang Panginoon mo Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ibig sabihin, ang pag-ibig mo sa Diyos ay dapat walang kapantay, walang kapalit, walang kahalili, walang katabi. Dapat pangunahin sa puso natin ang ating pagmamahal at pag-ibig sa Diyos. Now, magagawa natin yan sapagkat tayo may binigyan ng bagong puso. Tayo binigyan ng bagong espiritu. At maliban doon, tayo naging anak, ibinigay pa ng Diyos Ama ang espiritu ng kanyang anak na si Kristo upang tayo makatawag sa kanya ng Abba Father. So, tanging mga anak Diyos lamang ang may karapatang tumawag sa Ama bilang anak sapagkat ang sabi po sa John 1:12, ang lahat ng mga tumanggap sa kanya at sumampalataya sa kanyang pangalan, siya'y binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya nga, dapat lamang nating mahalin ng Diyos ng buong buo ng ating pagkatao, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Mahalin natin ang Diyos dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. For God so loved the world. Inibig niya tayo before the foundation of the world, kaya naman ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang tayo ay maligtas at tayo makasampalataya nang sa ganoon makatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. So ito yung utos sa atin ng Diyos. Dapat mayroon tayong pagsakripisyo, pagpapakita ng ating pagmamahal ay may batayan. Ang batayan ay kung sino ang Diyos sa atin. Ikalawa ay batay sa buong puso natin na kanyang pinalitan ng bagong lamang puso at espiritu. Kaya nga, mahalin natin siya ng buong buo. Yung po yung utos sa atin. Ikalawa, tayo ay inuutosan na magmahal ng iba. Mahalin din natin ang iba. Verse 31 to 34. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang dakila sa mga ito. Sinabi sa kanya ng eskriba, tama ka, guro, katotohanan ng sinabi mo na siya ay iisa at wala nang iba maliban sa kanya. Ang siya ay ibigin ng buong puso, buong pagkaunawa, buong lakas, at ibigin ng kapwa niya na gaya ng kanyang sarili ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na sinunog at mga alay. Nang makita ni Jesus na siya ay sumagot na may katalinuhan, sinabi niya sa kanya, hindi ka malayo sa kariyan ng Diyos. Pagkatapos noon, wala nang nangahas na magtanong pa sa kanya ng anuman. So, paano maibig natin ang ating kapwa? Tulad ng pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni Jesus Christ sa John 13 verse 34 to 35 sa kanyang mga alagad, sa ating mga alagad, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko,
na kayo'y magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din naman kayo sa isa't isa. Na bagong utos ito. Bakit po? Sapagkat ang unang utos ay ayon po sa isa-isa. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng anumang imahin na kalarawan sa langit, sa lupa. At ikatlo, huwag mong sasambitin ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Pang-apat ay ipangilin mo ang araw ng Sabat. Lahat ng yan, yung unang utos na yan, mga kapatid, ay hindi mo magagawa kung wala kang bagong puso. At dahil ikay may bagong puso, iba na ang utos ngayon, sabi ni Jesus Christ, tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Paano tayo inibig ng Diyos? Tayo po'y tinawag, tayo'y kanyang tinubos, tayo'y binigyan ng anak na si Kristo na siyang namatay para sa ating kasalanan, siyang sumagot ng lahat ng parusa para sa ating kaparusahan at tayo binigyan ng bagong buhay. So, bagong utos ito sa mga mananampalataya. Yung unang utos sa lahat ng tao, sa lahat ng nilikha, sundin nila ang kautosan yon. At ang ikalawang bahagi ng kautosan ay yung pag-ibig sa kapwa. At ganun din sa ating kapwa. Kaya nga, ang pag-ibig na hinihingi ng Diyos sa atin ay yung pag-ibig tulad ng pag-ibig niya binigay sa atin at walang ibang makakagawa na kundi tanging mga mananampalataya lamang. Tanging mga binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos na siyang may bagong puso, may bagong kaluluwa at may espiritu ng bugtong na anak ni Jesus Kristo. Kaya nga ang sabi sa 35, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Nakita nyo? Yung pag-ibig natin ngayon sa ating kapwa na ating ginagawa tulad ng ginawa ng Diyos sa atin na pagsakripisyo, malalaman ng lahat ng tayo na tayo'y kanyang mga alagad. Ngunit kung ang ating isipin yung unang utos ng Panginoon, ang gagawin natin, lahat yon ay nagsusumikap ang tao, pero ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, na tayo tinubos niya, ang siya nating maipamuhay sa ating kapwa, mga kapatid, kaiba po ito, bagong utos to. Kaya babasahin ko muli. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y magmahalan sa isa't isa kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Mga alagad na, no? Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So, ibig sabihin, yung pag-ibig na ating tinanggap mula sa Diyos, atin itong ibahagi sa iba. Kaiba po yun. Talagang makikilala nila na isa ka, iba ka. Ang pag-ibig mo ay pag-ibig ng Diyos. Dapat ibahagi natin ito. Ito'y sa pamamagitan ng ating pagbahagi ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Malaman ng lahat ng Panginoon ay namatay para doon sa mga sasampalataya sa kanya. Mark chapter 16 verse 15 at sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ipangaral ang pag-ibig ng Diyos na si Kristo'y nagkatawang tao, siya'y namatay, siya'y nilibing at muling nabuhay. Yun ang pag-ibig na ikaliligtas ng lahat ng sasampalataya. Sapagkat bawat sumasampalataya, kapag ito'y ibinahagi natin, ay tiyak may kaligtasan. Romans 10:13, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano sila makakatawag kung walang nagbabahagi, walang nangangaral? At paano naman makakapangaral kung hindi siya ligtas mismo? Kaya dapat, mga kapatid, ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos na ito. Na tayo po'y umibig sa mga makasalanan din, ibahagi ang salita ng Panginoon. Alam natin, hindi lahat po ay sasampalataya. Pero ang sabi po sa Romans 10:16, subat hindi lahat ay sumusunod sa Ebanghelyo sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita? Hindi lahat. Pero ating ipabahagi ang pag-ibig na ito sapagkat ang pananampalataya ay nagmumula sa pagkikinig.
at sa pagkikinig ng salita ng Panginoon. Ang ganitong pag-ibig, mga kapatid, ay lihitimo, no? Lihitimong nasa atin. Ito po ay talagang ibinabahagi. Ito'y may tunay na sakripisyo sa kapwa. Yun yung pag-ibig ng Diyos sa atin, eh. Kung paanong ang Ama isinakripisyo niyang kanyang bugtong na anak upang tayo mga makasalanan ay matubos sa tiyak na kaparusahan sa impyerno. Gayon din naman, kung paano tayo inibig ni Kristo, siya rin nating ibahagi ng pag-ibig nito sa ating kapwa upang sila man ay mahango sa tiyak na kaparusahan sa impyerno. Mahalaga, mga kapatid, ang pag-ibig nito sa kaligtasan ng marami. Kaya nga, ito po yung ating paksa, eh. Dalawang utos. Ano yung utos? Ibigin ng Diyos at ibigin ng kapwa. At dalawang pagmamahal. Mahalin ang Diyos at mahalin ang ating kapwa. So, ang tanong, iniibig mo ba ang Diyos? Kung iniibig mo ang Diyos na hindi mo nakikita, ito'y makikita ang pag-ibig sa Diyos sa iyong pag-ibig sa kapatid na iyong nakikita. So, ipakita mo yung pag-ibig sa iyong kapwa. Paano? Magsakripisyo ka, ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Ito ang mabuting balita. Iniibig mo bang iyong kapwa? Ipakita mo sa iyong sarili na ikay handang magsakripisyo upang ibahagi sa kanila ang mabuting balita na si Kristo ay namatay para sa makasalanan ng tulad nila, tulad natin. Dalawang utos, dalawang pagmamahal. Magagawa natin to? Opo, magagawa natin. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa iyo pong salita. Tunay, no, meron kaming dalawang utos at meron kaming dalawang pagmamahal para may palaganap ang pag-ibig ng Diyos sa aming pong buhay at sa aming kapaligiran. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.